our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Oo, nako. Ah, naloko na. Itong mga digong ina. Ah, naloko na. Desperado na talaga. Desperado na. Bakit kanyo? Abay, pati yung ano ha, planong disturb. Abay, talagang ano, talagang pinipilit nila kahit na kakapiranggot lang naman yung mga sumasama. Ah, naloko na. Kung inyong matatandaan, paring Ronaldo at paring Janice at paring maring Lori, ha? Eh etong mga kaalyado ng ni Duterte ay naglipatan na nga kay Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Eto na, pasok na. Desperado na sila. Senador Antonio Trillanes IV na nagpapatuloy umano ang mga tangkang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press briefing sa EDSA Mandaluyong, ibinunyag ni Trillanes na kabilang sa mga sangkot ng ilang aktibo at matataas na opisyal ang Philippine National Police. Bahagi umano ito ng 4-5 beses ng pagsubok sa destabilization plot laban sa presidente. Ah, dami ng beses ano? Naloko na. Kaya lang, hindi umubra eh. Pinipilit pa rin talaga nila tas. Kasi alam nyo mga kababayan, kaya kailangan nila magmadali. Kasi nga, yung napapabalita na ang ICC, yung kanilang warrant of arrest para hulihin itong mga involved dito. Ah, sa naging kaso nila noong panahon ni Pangulong dating Pangulong Duterte, ah, sa war on drugs niya na napakaraming pinatay. So eto 'yon mga kababayan. Tuloy mo. Ayon kay Trillanes, hindi nagtatagumpay ang mga nagdaang ouster plot dahil hindi umano mapasok ng mga mastermind ang Armed Forces of the Philippines. Nako, hindi talaga magtatagumpay 'yan. Hindi talaga nila kakayanin 'yan, Guadalupitan niya. Eh, meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration. Nako, 8 ha. Senior officials. Nino, ni Digong dati. Ah, naloko na. Alam nyo si... Alam nyo si ano, si Trillanes. Alam nyo naman yan eh, di ba? Eksperto sa ganyan yan. Ah, naloko na. Eksperto. Sa kudita, di ba? Oo, idol niya, sino? Si dating Senator Hunasan. Ah, naloko. Including Duterte himself na implicated dun sa kaso. Tahas ang itinawit ng dating opisyal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkang destab para umano iligaw ang publiko sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs na nagdaang presidente. Oh, kita nyo? Eh kung hindi ba naman mga desperado yan, hindi na nila gagawin yung guluhin ang bansa natin. Ha? Mailigtas lang nila ang kanilang mga sarili. Ha? Eh... kahit na magdusa ang bayang Pilipinas, abay wala sa kanila yan. Naloko na. Diba? Wala sa kanila yan. Kahit magdusa ang bayan, magkagulo-gulo tayo, magkawatak-watak tayo, wala sa kanila yan. Naloko na. Sabi ni Trillanes, sinusubukang pabagsakin ni Duterte si PBBM bagong napipimtong pag-issue ng warrant of arrest ng ICC na maaari umanong dumating sa Hunyo o Hulyo. Sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the... Yan na nga, di ba? Lagi nating sinasabi yan. Naku! Yan na nga yung hudyat. Yan, dyan na nag-umpisa na madala nila yung ini-issue nilang droga-droga, mga video, mga picture ng inang-ina. Yan na yung hudyat para ipursige nila yung binabalak nilang destabilisasyon. Ah, gets nyo? Kung hindi ba naman mga desperado na talaga? Oh. Pasok. Chaos the plot. No? Nagahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, no? I-agitate yung taong bayan. Abot umano. Yan na nga. Ano bang sinasabi ni Digong?
Tandaan nyo ba? Ilabas nyo ang galit nyo sa gobyernong ito. Kita nyo? Talagang ano nila eh. Talagang gustong magalit ang taong bayan sa administrasyong Marcos. Ano ang intention nila dyan? Kahit na fake news yan, kahit na hilaw yan. Sabi ko nga nung nakaraan, nakusel pa ilang, hampay nga mabaling nga kanon. Diba? Oo, pero ano, sige pa rin mga kababayan, sige pa rin sila sa pagsira, sa paggawa ng mga tahi-tahing kwento para sirain ang gobyernong ito. So humigit kumulang 50 police officials na nakausap na ng ICC kung saan ilan sa mga ito ay nakipag-cooperate para hindi ma-issuean ng blue notice o hindi malimitahan sa kanilang international travel. Sa kabila ng pahayag ni Marcos Jr. na walang jurisdiction sa bansang ICC, tiwala si Trillanes na maaaring idaan. Pero pakinggan ninyo, ha? Oh, pakinggan ninyo. Oh, nauna na na sinabi dati ni Digong na ano, walang magagawa si President Bongbong Marcos dyan. Bakit? Kasi marami namang kaparaanan ng ICC eh. Para damputin, hulihin, ihawla. Sino itong mga nasasangkot? Sino-sino ba yung Boss Mike? Number one nga dyan, si Digong na malapit ng ano? Ha? At sabi din, kasama nga daw si Sara, si Bato, kaya pala tong Bato, galit na galit. Galit na galit. Gusto nang manakit. Pasok. Paul ang arrest warrant, bagay na hindi umano maaring tanggihan ng gobyerno. Bukod kay dating Pangulong Digong, naamoy umano ni Trillanes sa source na may kinalaman sa investigasyon na makakasama sa ipa-aresto sina Vice President Sara Duterte. Ay! Sara! Lako! Mga ngayon, alam nyo na kung bakit ito'y desperado na sila. Ay ba'y magsasama-sama sila sa kulungan pag hindi nila naagaw yan hanggang sa mga susunod na buwan. Diba? Na nag-utos din umano sa madugong extrajudicial killing sa Davao City at ilang dating senior official. Ala, nag-utos din! Nag-utos din pala si Sara! Yari ka, Sara, naku! Sa bagay, mga kung makakasama mo doon, mga foreigner, abay, mga malalaki yun. Di ba? Merong nagre-recruit, pero so far, hindi pa sila nakakakuha. No? Merong mga nakakakuha sila ng ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group. Para sa MP. Oh, kita nyo, siyempre, mauna dyan yung mga Davao Group. Sino ba lang? Siyempre. Baka mamaya, Emma, damay sila sa ICC, yung mga, yung mga tauhan nilang mga opisyal na mga police, ano, na mga nanguna dyan sa mga pagpapatay ng mga, ano, inosenteng mga kababayan natin. Yari kayo! Diba? O, eto na ngayon, mga kababayan. Ano pa, Boss Mike? Bakit ganun? Oh, tingnan mo si Bato kung kaano kagalit. Make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak dyan ng ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ayaw magpatinag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga bagong pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. O, kita nyo, apiktado. Diba? Kasi narinig niya yung pahayag Nino, ni Trillanes. Kinakabahan na yan. Nangihingi na ng ano, ng lakas ng loob sa kanyang ano, galit. Diba? Nice umano'y posibleng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court sa susunod na buwan. Nako, susunod na buwan na yan, Kaya nga kailangan double time na. Para kay Senator Bato, kahit pa sumama si Trillanes sa pagisilbi ng arrest warrant at ito pa mismo ang magposas sa kanya. Ayan na, yung naghahanap na sino daw magpoposas. Si Trillanes nga magpoposas dyan.
Pasok! Sa si Senator De La Rosa na sinasabing posibleng maisyuhan ng arrest warrant ng ICC kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration. May sangkot talaga yan! Naloko na. Oo, ha? Kung totoo. Pero alam nyo, ha? Hindi naman e-engot-engot. Hindi naman nag-hearing, ha? Tulad ng hearing ni Bato ang ICC para ano? Para pasamain o para hindi na pag-aralan yung mga bagay-bagay na dapat na binubusisi bago mag-hearing. Ah, diba? Baka kala nila eh, ganun-ganun lang. Oo. Tulad ng ginagawang hearing ni Bato, eh tulad din ng hearing sa ICC. Magkaiba yan. Oo. Pero alam nyo kasi, hindi naman ako naniniwalang bobo si Bato. Kaya lang, sobrang desperado na nila. Kailangan ng maisakatuparan yung kanilang nasalansan nilang gagawin para pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung totoo dyan. Diba? Oh. Yun lang yan. Kaya etong ginagawa ni Bato, eh hilaw na hilaw. No choice na sila. Desperado na nga eh. Diba? Desperado na yung mga yan. Kaya kahit hilaw yan, sige na! Kainin na natin to kaysa wala tayong gawin. Ganon. Diba? Uli, ha? Mike Cervera po, laging nagpapaalalang, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, bago umalis, mga kababayan, oh, maliit na bagay yan para sa inyo, pero malaking bagay po para sa amin yun. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!